Narito ang kwento ng pagiging ampon ng aktres na si Lotlot De Leon at kung paano niya nakilala ang kanyang tunay na mga magulang. Ito rin ay kwento ng kanyang relasyon sa kanyang adoptive mother na si Nora Aunor. The Philippines Showbiz List presents The Adoption Story of Lotlot De Leon. Adoptive parents. Ang superstar na si Nora Aunor at aktor na si Christopher De Leon ay ikinasal noong January 25, 1975. Ngunit kinalaunan ay naghiwalay din at noong 1996, napawalang bisa ang kanilang kasal. Ang mag-asawa ay mayroong 5 anak. Isa rito ay tunay nilang anak at 4 dito ay ampon. Ang aktor na si Ian De Leon ang biological na anak na mag-asawa, samantalang sina Lotlot De Leon, Matet De Leon, Kiko at Kenneth ang inampon naman ng mag-asawa. Ang aktres na si Lotlot De Leon ang panganay na anak ng dating mag-asawang Nora at Christopher. Hindi man isang dugo ang nananalaytay sa kanila, ay parang tunay na anak na ang turing sa kanya na mag-asawa. Si Lotlot ay pinanganak noong February 16, 1971. Sa isang panayon kay Lotlot, ibinahagi niya kung paano niya nalaman na ampon siya at kailan siya inampon. Pahayag ni Lotlot na ang lola niya ang tumanggap sa kanya. Siya umano ang dahilan kung bakit napunta siya sa mag-asawang Nora at Christopher. Nang magkakilala ang mami Nora at daddy Christopher niya, ay inako siya ng daddy niya at ginawang De Leon. Ang ina niyang si Nora mismo ang nagtapat ng katotohanan sa kanyang pagkatao, sapagkat napapansin ng kanyang ina na nagtatanong na siya tungkol sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Dahil na rin sa laging naririnig at nababasa ni Lotlot ang tungkol sa ampon ni Nora. Ikinuwento ni Lotlot na tinawag daw siya ng kanyang ina at pinaupo sa may sofa at nakaharap sa altar. Itinuro ng kanyang ina si na Mama Mary at Santo Niño at sinabi sa kanyang doon siya galing. Paliwanag pa ni Nora na hindi man siya galing sa kanyang tiyan, kagaya ng kapatid niyang si Ian, ay galing siya kay Papa God. At siniguradong walang magbabago kapatid niya si Ian at mananatili siyang anak na mag-asawang Nora at Christopher. Sa pagkakatanda ng aktres ay 7 years old siya nang pinagtapat sa kanya ang katotohanan. Pag-amin ni Lotlot kahit kailan, hindi pinaramdam ng kanyang pamilya na iba siya. Ang ibang tao umano sa paligid niya ang nagparamdam na iba siya, na ampon siya. Biological parents. Hindi nabawasan ang pagmamahal ni Lotlot sa kanyang mga magulang, bagkos lalo pa niya itong minahal at humanga siya sa pagpapalaki ng mga ito sa kanilang magkakapatid. Hindi naman daw hinadlangan si Lotlot na hanapin ang tunay niyang pinagmulan. Sinuportahan pa nga siya ng kanyang pamilya. Ayon kay Lotlot, 1991 niya unang nakita ang kanyang Mama Eva sa San Diego, California. Sa pagkakasabi raw sa kanya dati ni Mama Eva, ay 1972 ito nagtungo at nanirahan sa Amerika. Na-trace ni Lotlot kung nasaan ang biological mother niya dahil pinuntahan noon ni Mama Eva si Pilita Corrales na nagkaroon ng show sa California, ang Asia's Queen of Song. Si Pilita ang ina ng dating mister ni Lotlot na si Ramon Christopher. Makalipas ang 26 years, ay muling nagkita ang aktres na si Lotlot De Leon at ang kanyang biological mother na si Eva Rodriguez. Naganap ang magkikita ng mag-ina sa California, USA noong August 19, 2017. Nasa Amerika si Lotlot dahil sinamahan niya ang anak na si Janine Gutierrez para sa proyekto nito sa GMA Network. Kasama rin nila ang nag-iisang anak na lalaki ni Lotlot na si Diego Gutierrez. Nasa Amerika na sila nang nag-text si Lotlot sa kanyang mama Eva na naroroon silang mag-ina sa Los Angeles. Sa San Diego, California nakabase ang biological mother ni Lotlot. Hindi raw alam ni Mama Eva na pupunta sila sa Amerika. 2 days na sila sa US nang i-text ito ni Lotlot. Kahit unang beses na kilala ni na Janine at Diego ang kanilang biological grandmother, ay wala raw pagkailang o awkward moment na naganap. Kahit noong una at pangalawang pagkikita nila Lotlot at Mama Eva, ay wala umanong naganap na tanungan. Nung hindi pa daw sila nagkikita, ay minsang natanong ng aktres sa kanyang biological mother kung ano ang tunay na nangyari. Ipinaliwanag umano ng kanyang ina na ipinaampon si Lotlot ng kanyang lola na hindi nito alam. Labag daw sa loob ng ina ni Lotlot ang mga naganap sa nakaraan at walang may gusto sa nangyari. Hindi naman nagkaroon ng sama ng loob si Lotlot sa kanyang ina at naiintindihan niya ito. Matagal man silang hindi nagkita ay regular naman daw ang palitan nila ng emails. May American husband na raw ang biological mother ni Lotlot. Wala raw anak si Mama Eva niya sa mister nito ngayon. Nagtatrabaho raw sa
sa gobyerno ng US si Mama Eva sa San Diego. Kasama ni Mama Eva ang American husband nito nang puntahan niya sina Lotlot, Janine at Diego. Ibinahagi naman ni Lotlot De Leon na nakatagpo at ikakilala na sila na kanyang biological father. Pero tumanggi pa noong una ang aktres na sabihin ang identity ng ama. Ayon sa aktres, ang pangalan ng kanyang ama ay Donald Lee Olson, isang American citizen. Mula raw noong magharap silang mag-ama noong 2009 sa Chicago, Illinois, ay nagpatuloy na ang kanilang komunikasyon. Mula sa kanyang biological mother, ay nakuha nila ang pangalan ng tunay na ama ni Lotlot. Taong 2009, nung kailangan pumunta ng Olongapo City si Lotlot para ayusin ang papeles ng kapatid niyang si Kiko. Sinubukan daw ni Lotlot na umakyat sa mayor's office sa Olongapo para magbaka sakaling matulungan siyang hanapin ang kanyang tunay na ama. Ayon kay Lotlot, may programa raw ang munisipyo ng Olongapo na tulungang hanapin ng mga batang Amerasyan ang kanilang mga magulang. Matatanda ang naging US Naval Base ang Subic Bay sa Olongapo hanggang sa pagsasara nito noong 1991. Ilang araw lang daw ay nakatanggap si Lotlot ng tawag mula sa munisipyo ng Olongapo. Nahanap na raw nila ang kanyang tunay na ama. Sa pamamagitan ng internet ay sinulatan ni Lotlot ang ama na agad naman daw sumagot. Hanggang sa magpasya na ang aktres na puntahan ang ama sa Amerika para makilala ng personal. Isang hindi makakalimutang pangyayari ang naranasan ng aktres na si Lotlot De Leon sa trip niya sa Amerika noong 2017. Isa kasing reunion ang naganap sa Amerika sa pagitan ng aktres at ng mga kapatid niya sa American biological father na si Donald Olson. Sa unang pagkakataon, makalipas ang 45 years, nagkita ng personal si Lotlot at ang mga kapatid niyang sina Don Olson Evans, Miria Olson the Friend at Donna Olson Bennett. Ang pangalan nilang kapatid na si Donna ay na-meet na ni Lotlot nang pumunta ito sa Pilipinas noong January 2013. Sa Jacksonville nakatira o nakabase ang tunay na ama ni Lotlot at ang asawa nitong Pinay na si Vicky. Sinamantala ng magkakapatid at ng kanilang ama at stepmother ang kanilang pagsasama. Kitang-kita naman sa aktres ang labis na kagalakan sa kaganapan na yon sa kanyang buhay. Ang tampo sa kanyang ina. Hindi napigilan ng aktres na si Lotlot De Leon na sagutin ng isang netizen na pinaratangan silang magkakapatid na binabaliwala raw ang kanilang ina. Ang superstar na si Nora Aunor. Nangugat ito sa Instagram post si Lotlot noong August 6, 2018. Nag-post si Lotlot ng larawan kung saan kompleto silang magkakapatid. Siya, sina Ian, Matet, Kiko at Kenneth. Caption dito ni Lotlot, "Families are the compass that guides us. They're the inspiration to reach great heights and our comfort when we occasionally falter. There's no place like home." Nagpamisa ang magkakapatid para sa reunion nilang yun na bihira raw mangyari. Ayon sa isang reliable source, tinawagan at imbitado sa naturang reunion ang kanilang ina na si Nora. Pero nataong busy raw noong araw na yon ang aktres kaya hindi ito nakarating sa reunion ng kanyang mga anak. Maraming netizens ang natuwa sa pagsasama-sama ng magkakapatid. Pero mayroon ding ilang humusga. Idiniin ni Lotlot sa huli na mahal nila ang kanilang inang si Nora. Pero hindi raw sila ang klase ng pamilya na naghuhugas ng maruming damit sa publiko. Itinanggi naman ni Lotlot De Leon ang mga haka-hakang magkasundo na sila ng kanyang estranged adoptive mother na si Nora Aunor. Nag-ugat ang espekulasyong magkasundo na ang mag-ina dahil sa Instagram post si Lotlot noong October 29, 2020. Kuha ang black and white photo noong bata pa si Lotlot. Walang inilagay na caption ng aktres maliban sa black heart at dizzy emojis. Ngunit ayon kay Lotlot, nag-post siya ng larawan nila ni Nora dahil mahal at namimiss niya ang kanyang ina. Wala na raw ibang dahilan. Ikinagulat niya ang mga kumakalat na kwentong di umano nagkabati na sila ni Nora. May balitang matagal na raw hindi nagkikita at nag-uusap ang mag-ina. Nitong January 8, 2022, nagkaroon ng post-Christmas and New Year celebration sa bahay ng superstar nang sorpresa siyang dalawin ng mga anak na sina Ian, Matet, Kiko at Kenneth De Leon. Tanging si Lotlot lamang ang kulang sa mga anak ni Ate Guy sa family gathering. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na may matagal nang tampuhan sa pagitan nina Lotlot at Nora. Nag-post si Lotlot na kanyang larawan sa Instagram. Caption niya, "Hakuna Matata." Nang ibig sabihin ay walang problema. Sa comment section, nagpakawala ng maaanghang na salita ang isang netizen na halatang isang Noranian. Sinermonan nito si Lotlot dahil bukod tanging ito lang daw sa mga anak ni Nora ang hindi sumipot sa gathering.
Matigas talaga puso, no? Bungad ng kritiko ni Lotlot. Ayon pa sa netizen, sobra raw tinitiis si Lotlot ang ina. Sana raw ay hindi gawin kay Lotlot ng kanyang mga anak ang ginagawa nito kay Nora. Masasakit pang salita ang ibinato ng Noranian kay Lotlot, gaya ng pagpapaalala ditong ampon ito. Ipinagtanggol naman si Lotlot ng kanyang supporters, kabila na si Miria Dufresne, kapatid ng aktres sa kanyang biological father na si Donald Lee Olson. Bahagi ng komento ng kapatid ni Lotlot, "You don't know her on a personal level, so don't be rude. You have no idea what goes on in the family, so please keep your nasty grams to yourself. My sister has a very loving heart, and she deserves nothing but the best." Pinasalamatan naman ni Lotlot ang kapatid. Noong January 17, 2022, sa kanyang Facebook at Instagram post, ay naglabas ng saloobin si Lotlot sa kanyang pagiging ampon. Ayon kay Lotlot, hindi niya ikinahihiyang adopted siya, pero idiniin nitong tao pa rin siyang nasasaktan. Ang mga ampon ay may mga karapatang pantao pa rin. Sabi ni Lotlot, thankful siya sa lahat na nangyari sa kanyang buhay, because those are what molded me to be who I am today. Dugtong niya, "For those who are like me, never be ashamed of where you came from and your story. Continue to live your life because this is 100% yours. Love those who truly love you." Hindi pinaliwanag ni Lotlot kung ano ang hugot niya tungkol sa kanyang post tungkol sa pagiging ampon. Samantala, sumagot naman si Ian sa post ni Lotlot tungkol sa pagiging ampon. Malaman ang mensahe ni Ian para sa nakatatandang kapatid. Malinaw na may patama ang aktor sa mga taong mababa ang tingin sa mga ampon. Bahagi ng mensahe ni Ian, "Always remember what they say or do is a reflection of their own personalities, and that shouldn't dictate what our state of being should be like. I love you so much, te. I will stand by you in everything." Sabi pa ni Ian, mananatili siya sa tabi ni Lotlot sa anumang laban. Nakakuha din ng suporta si Lotlot mula sa kanyang tatay na si Christopher De Leon at sa asawa nitong si Sandy Andolong. Komento ni Sandy sa post ni Lotlot, "Tight hug at Miss Lotlot De Leon. Smile emoji. You are loved by many, especially your dad, me, and the De Leon clan. Heart emoji." Sinagot naman siya ni Lotlot ng at Sandy Andolong, "I love you, Nay." Heart emoji. Komento naman ni Boyet, "Heart and rose emoji. Daddy is just a phone call away." Heart emoji. Sagot ni Lotlot at Sergeant Pepper 8, "I know, Dad, and I love you always." Heart emoji. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!